Matapos nga pong masaksihan ng buong mundo ang malamutant na kaliwang suntok ng tubong taga-Agusan del Sur, Philippines, na walang iba kundi si Miel Pajardo alias Silent Assassin. Ito ay matapos nga po nitong paslangin at wasakin ang estudyante ni Marcos Maidana na undefeated at sinasabing future boxing superstar ng Argentina na si Agustin Mauro Gauto. 40. Halos kaliwa lamang po ang ginamit ni Miel Pajardo upang tapusin ang kalaban po nito. Dahil nga po sa performance sa pinakita po nito sa laban na ito, ay tumatak po ito mula sa mga Pilipinong boxing fans. Lalo na nga po ang malahalimaw na lakas ng kaliwang kamao po nito. Dumating pa nga po sa punto na sinasabi po ng mga Pinoy na ito na nga po ang pinakamalakas sa kaliwang suntok na kanilang nasaksihan sa kasaysayan nga po ng Pinoy boxing. Ang ibig lamang po sabihin dyan mga idol, ay mas malakas pa nga daw po ang suntok ni Pajardo mula sa mga makasaysayang mga Pilipino world champion tulad ni Casimero, Pacquiao, Donaire at marami pang iba. December 28, 2022 ang araw ng muling pagtungtong sa ibabaw ng lona ng Silent Assassin Miel Pajardo. Matapos po ang dalawang sunod na impresibong brutal knockout wins po nito. Makakalaban po nito ang knockout artist na Thai boxer na si Sarah Wood Jamtong para po sa Asian Boxing Federation Flyweight Championship title. May record po ang Thai boxer na 7 wins, 7 knockouts at 2 talo. Oo mga idol, mayroon 100% knockout ratio ang Thai boxer na ito. Kaya naman, hindi mo aakalain ang resulta na naging laban na ito. Dito ay pinatunayan po ni Pajardo ang haka-haka at usap-usapan na di umano isang literal na mutant, troso, halimaw ang kaliwang kamao po nito. Animosing lakas ng suntok ni Saitama at Son Goku kung bumayo. Talaga naman pong kaawa-awa ang nguya-nguyaan ng nakalaban nitong Thai boxer mga idol matapos ngang tumama ang kaliwang suntok po nito na singbigat nga po ng mundo. Panoodin po natin ang malamutant na performance ng Silent Assassin ng Pilipinas, Miel Pajardo. Halos kulang-kulang 10 segundo mga idol ay tinapos na nga po nito ang laban. May tuturing nga po ngayon na pinakamabilis na knockout sa kasaysayan nga po ng boxing ang nagawa nga po ni Pajardo. Matapos nga po ang dalawang impresibong labang pinakita ni Miel Pajardo, ito lamang August 15 mula sa kasulukuyang taon ay nabigyan nga po ulit ito ng isang laban mula sa kababayan nating Pinoy na si John Paul Gabonillas, ang sinasabing susunod sa yapak ng angas ng Pinas na si John Riel Casimero, kung kaya't binansaga ng batang ito na angas ng Cebu. Dahil nga po sa angas ito sa ibabaw ng lona at pagkakaroon ng matinding kalibre tulad ng kay Casimero, ay gustong makita ng mga boxing Pinoy fans ang paghaharap ng Silent Assassin Miel Pajardo kontra sa angas ng Cebu, John Paul Gabonillas. Ngunit isang masaklap na bangungot pala ang sasapitin ng angas ng Cebu mula sa pasibol na halimaw na si Miel Pajardo. Natin, marami ang gusto ng underdog. Patingnan natin the power of Pajardo or the speed of Gabonillas.
Halos di nga po nakaporma ang pinagmamalaki ng mga taga Cebu matapos matikman ang kamao ni Miel Fajardo. Dahil nga dito ay maraming nagsasabi na handang-handa na itong si Miel Fajardo para sa isang malaking laban sa Amerika. Kumbaga, hasang-hasa na ito at may kakayahan ng maging isang ganap na world champion. Kung ikaw ang tatanungin, idol, kaya na ba nitong sumabak sa mas malalaking laban sa ibang bansa? Comment your most brutal opinion. Maraming salamat, mga idol. Isa na po ata sa mga pinagmamalaki po nating mga Pilipino pagdating sa larangan ng boxing ay ang tubong taga San Francisco, Agusan del Sur, na walang iba kundi ang binansagang silent assassin ng Philippine boxing na si Miel Balinton Fajardo. Ito ay matapos nga po nitong makapagbigay ng napaka-impresibong panalo mula taong 2022 hanggang taong 2023. Pero ngayon pong taong 2024 ay masusubukan po ang tigas ng ating kababayan sa bagong makakalaban nga po nito. Ito ay ayon nga po sa mga boxing analysts at mga boxing experts. Didepensahan po ni Miel Fajardo ang titulo nitong OPBF Light Flyweight title sa paparating na Abril sa Osaka, Japan. Ngunit ang tanong, sino nga ba ang susunod na makakalaban ni Miel Fajardo? At maraming nagsasabi na masusubok nga daw ang pagiging boksingero ng ating kababayan. Well, para masagot po ang inyong mga katanungan, mga master, akin pong ipapakilala ang pinakamatinding knockout artist po ngayon sa Thailand na si Thanonsak Simri na may record na 32 wins, 30 KO at isang talo lamang. Tama ang inyong narinig, mga master. Dalawa lang po ang maswerteng boksingero ang nakatawid sa sukdulan mula sa kartada ng Thai boxer na ito na 32 wins. Sa pagpasok po ng taong 2023, mga master, ay anim ang naging laban ng Thai boxer na ito. Grabe to, matindi to, mga master. Lahat ng kalaban nito ay brutal ang inabot, sub-sub lahat sa lona. Wala kasing tumatagal na kalaban dito, parang inowe, mga tol. Kaya nagawa nitong magkaroon ng anim na laban sa loob lamang ng isang taon, mga master, ay halos hindi po kasi madungisan o masugatan man lang ito sa mga nagiging laban nito. 5 taon pa lang po ito sa pro boxing, mga master, pero may 33 fights na to. Samantala, ang kababayan nating si Fajardo ay 7 taon na po sa pro boxing, pero 12 fights pa lang pong meron ito. Kaya naman, mga master, ay napakalaki pong advantage ng Thai boxer na ito ang experience po nito sa paglalaro ng boxing.
Batak din po ito sa paglalaro. Meron itong 93.75% knockout ratio, samantala si Miel Fajardo ay merong 90.91% knockout ratio. Parehas po matindi ang kamao ng dalawang ito, mga master, pero sobrang lamang sa experience ang Thai boxer, batak na batak ito sa laban. Kaya naman, sinasabi nga po ng mga boxing expert na mahihirapan ang ating kababayan sa naturang Thai beast na ito. Sang-ayon ka ba dito, master? Halina't panoodin po natin ang highlights ng Thai boxer na ito at kayo na po ang humusga kung kaya nga ba o baka saglitin lang din ito ni Miel Fajardo. เดียวครับกรรมการสนองอบอิ่มเห็นอาการแล้วครับว่าโดนเยอะการป้องกันตัวเริ่มจะหลวมๆแล้วนะครับแล้วก็มีการยกขาด้วยนะครับโอ้ยดูครับลูกหมัดนี้ครับเพชรดำก็เอาชนะน็อกไปในยกที่5นะครับก็จะเป็นคู่สุดท้ายช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดสดด้วยนะครับAnong masasabi nyo dito, mga master, at ano ang opinion nyo sa magiging bakbakan ng dalawang knockout artist na to? Mahihirapan nga ba ang ating kababayan, Miel Fajardo, o basic lang ito? Comment mo na ang iyong opinion at pag-uusapan po natin yan sa ating comment section. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin channel.